The paragraph and the character style ng Adobe InDesign ay napaka-importanteng pag-aralan at dapat itong gamitin ng isang InDesign user. Lalo kapag gumagawa siya ng isang formal report tulad ng annual report o di kaya ng technical report at iba pa, napaka-importante best practice na dapat palaging gamitin yung ating paragraph and character style. Paano ito gagamitin? Yan yung gagawin natin sa tutorial na ito. Why we need to use the paragraph and the character style sa InDesign? Ang totoo niyan, ang paragraph at saka character style ay isa lamang sa napaka-importanting feature na kayang ibigay ni Adobe InDesign. Pag sinabi nating style sa InDesign, ito yung napakaraming formatting in just one click. Napakaraming formatting sa isang file name. Ibig sabihin, yung napakaraming formatting na ito, i-apply niya sa ating document in just one click. At gagamit tayo ng paragraph and character style para magkaroon tayo ng consistency sa ating project, sa ating layout. Lalo na kapag gumagawa tayo ng technical report, ng annual report, at iba pang formal report. Kaya paano ba gagamitin yung paragraph and character style? Okay, unahin po natin yung ating paragraph style. Okay, yung paragraph style, okay, open muna natin yung paragraph style na panel. Okay, nandito yan siya sa gilid. Ano? Kasi ang gamit ko ay advanced, kaya nandyan kaagad yan siya yung paragraph style at saka yung character style. In case na wala dyan, makikita natin yan. Punta tayo sa window, sa styles. Okay, nandito yung character styles at saka yung paragraph styles. Okay, so labas muna natin yung panel ng paragraph styles. Okay, ang gagawin natin, click muna natin dito sa taas using the type tool. Okay, punta tayo sa paragraph style, then create tayo ng new. Okay, paragraph style 1. Okay, double click natin yung paragraph style 1. Okay, style name, for example, ay head. Lagyan natin head. Okay, so nandito na yung formatting gagawin natin, no? Basic character formatting, okay, yung kanyang font, for example. Then kung siya ba ay regular, italic, bold, okay, lagyan natin bold halimbawa, no? Then gawin natin 18 points. Okay, so yun yung ating head. Okay, pwede natin explore itong ibang formatting pa, no? Yung iba pang specific formatting ng ating paragraph. Okay, then click natin okay. Okay, punta tayo, balik muna tayo sa general. Okay, dito sa general, dito sa style setting, makikita natin yung format na in-apply natin dito, yung kanyang font, yung kanyang size, okay, at saka yung kanyang iba pang setting and iba pang formatting. Click okay. Okay, nakaka-create na tayo, ito yung head. Okay, punta naman tayo dito sa next paragraph. Ang gagawin naman natin, create new. Okay, paragraph style 1, double click. Okay, for example, ay body. Okay, dito sa body, ano, basic character formats. Okay, okay, hindi natin gagalawin yan. Okay, dito tayo sa indents and spacing. First line indent, for example, gusto ko naka first line indent. Then, ang alignment ko ay left justify. Okay. Okay, back tayo sa general. Okay, yan yung format na nilagay natin, ano. Okay, click natin, okay. So, meron tayong body at saka head, ano. Oops, ando natin. Okay, pwede pa tayong maglagay na iba pang formatting dyan, ano. Kung mayroong bullet o kung ano pa man, ano. Okay, mag-new, create new lang tayo, ano. Okay, ando. Okay, so ang gagawin natin, i-apply natin ngayon yung ating paragraph style. Okay, punta tayo dito sa next paragraph. Ang gagawin natin, i-just click lang natin yung body. Okay, automatic i-apply niya. Okay, dito tayo sa next paragraph. Okay, click natin yan. Gawin natin body. Ay, undo. Okay, click natin yan. Gawin natin head. Okay. Then, yung kanyang body. Click natin. Next paragraph. Okay, body. Ganun lang ka. Bilis, ano? Ganun lang kabilis kapag tayo ay meron ng paragraph style, ano. Okay, body. Okay, body. Nagkakaroon tayo ng consistency sa ating buong layout. Okay, hindi na natin iisipin ano bang ginamit kong font, ano bang size, ano bang justification.
Okay, lahat ibibigay ni paragraph style, ano, basta't naggawa tayo ng paragraph style kaagad. Okay, click lang tayo ng click, ano. Okay, ang isa pang kagandahan ng paragraph style ay ito, ano. Okay, punta tayo dito, ano, madali nating i-edit. Kapag in-edit natin yung formatting sa ating dito paragraph style, automatic i-apply niya yan sa lahat. For example, yung body natin, ano, gusto ng ating boss, halimbawa, yung nagpagawa sa atin, gusto niyang gawing green lahat ng head, ano, lahat ng heading, subheading. Okay, ang gagawin natin, okay, ang punta lang tayo dito sa head. Oops, ando natin. Okay, double click natin niya, right click natin, edit head. Okay, punta tayo dito sa character color. For example, ay green. Then, gusto ng ating, gusto niya ay, for example, justification niya o yung indent and spacing, gusto niya ay naka-center. Okay, kung napapansin nyo, kapag nag-format tayo dito, yun ay sumusunod din, ano. Okay, sumusunod din, ano. Pinaformat niya automatically, ano, ina-update niya yung ating document. Okay, so yun, napakadali lang gamitin itong paragraph style. Hindi siya time consuming, ano, napakabilis lang. Okay, sunod natin yung character style, ano. Yung character style, ano, ang totoo niyan, ang paragraph style, gagamitin lang natin yan kapag nag-format tayo ng paragraph. Pero kung nag-format tayo for example ng isang word o sentence lang, ano, ang gagamitin natin diyan ay yung character style naman. Okay. For example, gagawa tayo ng character style. Buksan natin si character style. Okay, wala tayong character style. Ang gagawin natin, mag-select tayo for example itong lorem ipsum dolor. Okay. Gagawa tayo new, create tayo ng new character style 1. Okay, ang gusto kong gawin dyan, for example, ay, okay, font niya, hindi ko papalitan. Okay, dito sa character style options, ano, dito sa character style, titingnan po ninyo, ano, lahat ng naka-blanko, okay, lahat ng blanko na hindi natin i-fill, for example, yung size, hindi ako naglagay ng size, gusto ko lang na, yung gusto ko lang dito ay gawin ko siyang italic, type natin italic, okay. O di kaya gusto kong gawing bold, okay, B, okay, bold lang. Ibig sabihin yung font family, kung anong as is, ano, existing dito, yun din yung kanyang gagamiting font. Okay, dito lang sa finil natin, nilagyan natin ng formatting, yun lang yung babaguhin niya doon sa ating, document. Okay, for example, bold, okay, yung font style niya ay bold. Then, ang color natin ay, character color ay magenta. Okay, punta tayo sa general. Okay, ito na yung ating ginawang format dito sa character. Then, preview natin. Okay, yun siya. Then, click natin, okay. Okay. Character style 1. Kalimutan natin yung rename, ano. Double click natin uli. Okay. For example, ay... sample car 1. Okay. Kahit saan dito, ano. Okay. Highlight lang natin yan. Click. Okay, kahit saan dyan. Click. Okay. Click. Hindi na tayo mag-isip ng format, ano. Hindi na tayo mag-iisip ng formatting na ginamit natin dito. Meron na siyang consistency agad. Okay, so ganun lang kadali gawin tong character style, ano. The same thing, ano, gusto natin i-edit, double click na natin yung yan, then gusto natin palitan ng color, gusto natin yellow, then gusto natin italic. Okay, so lahat, ano, lahat pinalitan niya. Okay, lahat ni-reformat niya. Okay, ganun lang kabilis, ano. Basta tandaan lang natin dito sa character style. Dito sa character style natin, lahat ng naka-blanko, lahat ng hindi natin finil, nilagyan ng value, pinormat, automatic, i-adapt niya kung ano yung existing. Okay, yun lang yung tandaan natin dito sa character style options. Okay? So kapag ka alam na natin, master na natin gamitin itong paragraph at saka
character styles ay magkakaroon na tayo ng consistency ano man yung gagawin natin, lalo na dun sa ating annual report at iba pang mga formal reports. Okay, sa susunod nating video ay ipapakita naman natin kung paano gumawa ng isang annual report o di kaya ng isang technical report, sample lang naman, o formal report using this paragraph and character style. Okay, thank you for watching and please don't forget to subscribe to my channel, Upstrain. Maraming salamat.